Thank you.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating MP3. Salamat sa Panginoon sapagkat nagkasama-sama po tayo ngayon pong ikalawang araw ng Disyembre. Merry Christmas po sapagkat 23 days na lang at Pasko na. At Happy New Year din sapagkat 29 days na lang at matatapos na ang 2020, papasok na po tayo sa 2021. Talagang napakabilis ng panahon. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kanyang pag-iingat sa atin, patuloy na kalakasan at proteksyon na kanyang binibigay sa atin sa kabila na tayo po ay nakakaranas pa rin ng pandemic. Ngayon pong gabi ay atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po na ating pinag-aaralan nitong past two Wednesdays na po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Isaiah 41:10, ang sabi po dito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon dahil sa nagdaang dalawang Miyerkules na ay patuloy na tinuturuan mo kami kung paano ba namin mapapagtagumpayan ang takot sa amin pong buhay. Salamat po sa mga paalaala mo sa amin buhat sa inyong salita, sa amin pong pagtalakay ng pangatlo na inyong paalaala sa amin. Tulungan mo kami na ito hindi namin malimutan at sa panahon na kami Panginoon ay nakakaranas ng pagkatakot, ang sitwasyon namin ay nakakapagbigay ng pangamba. Lord, tulungan mo po kaming maalala ito at ito ay iangkop namin sa amin pong buhay. Tulungan mo yung lingkod na may bahagi niya ito na may kalinawan at kapangyarihan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang 3 points po sa basketball ay na-introduce po sa NBA noong 1979-1980 NBA season. Ano po? At ito po ay inintroduce para mas maging exciting ang mga laro sapagkat nagiging boring na daw ang mga laro noon. Pero yun nga po, nung ito ay inintroduce ay nung una parang ayaw ito ng maraming mga coaches, no, sapagkat sabi nila mas magiging boring dahil ang lalayo nga ng tira. Pero habang tumatagal ay mas nagiging interesting sapagkat yung mga malalaki na ang lamang, kung may mga players ka na kayang tumira at makashoot sa 3 points, ay nahahabol, no? So parang sa pagdating ng panahon, itong 3-point shot ay nagagamit to overcome the big lead at eventually ay manalo. Okay? So sa panahon natin ngayon, itong nga si Stephen Curry ang may pinakamaraming tinira at na-shoot na 3 points sa isang season. Alam niyo po, ngayong umaga, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol din sa tatlong bagay na makaka-overcome ng ating fear. Tatlong bagay na makikita natin sa Isaiah chapter 41 verse 10. Tatlong bagay na binigay ng Panginoon sa atin, no? At saka sa mga Israelita para ma-overcome ang fear. Kaya ngayong gabi ay pagpapatuloy natin yung ating pinag-aaralan, how to overcome fear. So again, gaya na sabi ko kanina, may tatlong puntos o may tatlong paraan, may tatlong bagay na pinakita ang Panginoon dito sa Isaiah 41 verse 10 para ma-overcome natin yung ating mga fears. At makikita natin, kung babalikan natin itong verse 10, ang sabi dito, "So do not fear, for I am with you." So nakita natin na ang unang paraan para ma-overcome natin ang ating fear is to recognize God's presence. Kasi ang sabi ng Panginoon dito, "Don't fear because I am with you." At ang ibig sabihin nga nun ay, "You are not alone. He knows you, He cares for you, and He will stay with you always." So yun ang paraan
para ma-overcome natin ang fear natin. Alamin natin, kilalanin natin na ang Panginoon ay kasama natin. Na ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. Lalo tigit sa panahon na hindi natin alam kung anong gagawin natin sa mga sitwasyon na dumadating sa buhay po natin. Okay? So, yun po ang unang paraan. Ang pangalawa ay we need to remember God's power. Nung sinabi niya na, I am your God. No, do not be dismayed. I am your God. We need to remember His power. No, kung paano tayo tinulungan, iniligtas ng Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan ang Panginoon. No po, kailangang maalala natin yun. At pagka naalala natin yun, ano ang dapat natin gawin? Ang sabi dito, yung napag-aralan natin last week, we need to look at Him. Okay? Hanapin natin ang mukha ng Panginoon at tayo ay tumingin sa Kanya. Dahil sa pamagitan noon, katulad nung nangyari nga kay Peter, habang nakatingin siya sa Panginoon, nakalakad siya sa bagyo at saka sa malalakas na alon. Pero nung inalis niya yung tingin niya sa Panginoong Jesucristo, doon siya lumubog. Pero nung tumingin siya ulit sa Panginoon, nung humingi siya ng tulong, siya ay iniangat ng Panginoon. Nakaligtas siya doon sa malaking bagyo na yon, sa unos na yon. Ano po? So yun ang dapat nating gawin. No? We need to look at Him, and then we need to trust Him, and then we need to obey Him. Ngayon po, yung pangatlo na atin pong pag-uusapan tungkol po sa paano natin ma-overcome, paano natin mapapagtagumpayan ang takot. Ang pangatlo po ay makikita natin dito sa last part ng Isaiah 41 verse 10. Ang sabi po dito, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang pangatlo po, rely on His promises. No? Tayo po ay umasa. No? Tayo po ay sumandal. Tayo po ay humawak. No po? Sa mga pangako ng Panginoon. Yun ang panghawakan natin. Yun ang tindigan po natin. Yun po ay huwag nating kalimutan yung kanyang mga pangako. At ano yung pangako niya dito? May tatlo siyang pangako. Ano po? Nagagawin niya sa atin. Okay? Ang sabi niya, una, na kanyang pangako, I will strengthen you. Okay? I will strengthen you. So, ang ibig sabihin po nitong unang pangako na ito na dapat nating panghawakan, ano po, ay sa panahon na ikaw ay nanghihina na, sa panahon na ikaw ay parang ayaw mo nang tumakbo, no? Wala ka ng lakas, no? Na-discourage ka na, gusto mo na mag-quit, no po? Kung tayo ay titingin sa Panginoon, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, He will strengthen us, no po? Papalakasin niya tayo. Okay, so paano ba tayo papalakasin ng Panginoon? Ito ba'y katulad ni Papay na pagka kumain siya ng spinach, bigla siyang instantly siya ay lalakas agad. Okay, kung atin pong babalikan ang Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. So makita natin dito, paano ka ba mapapalakas ng Panginoon pagka ikaw ay nanghihina? Ang sabi dito, they that wait upon the Lord will renew their strength. Anong ibig sabihin ng wait dito? Okay, ang isa pang kahulugan po nitong wait dito, okay, ay they that spend time with God will renew their strength. No? They that spend time in God's presence will renew their strength. Okay? At ang isa pa pong kahulugan po nito ay they that spend time with God's word or in God's words will renew their strength. Kasi mga kapatid, napaka-importante na sa panahon nga ng mga kaguluhan, sa panahon ng pagsubok, madalas ang mga taong natatakot ay yung mga tao na hindi nila alam ang kanilang gagawin. Di po ba?
yung hindi nila alam kung paano malulusutan yung mga problema. Pero ang isang tao na alam niya kung anong gagawin niya under pressure, relax lang yun. Hindi yun natataranta, hindi yun nagpapanik. At mas madalas napapagtagumpay niya yung mga pagsubok na yun. Pag alam niya kung anong gagawin. Mga kapatid, sa panahon na tayo ay natatakot, ang sabi ng Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya. Tayo ay mag-umasa no, sa Kanyang mga pangako. Sapagkat sa pamamagitan noon, no, God will give us instructions no, kung paano natin ma-overcome yung mga pagsubok na nagbibigay sa atin ng takot. Okay? Napaka-importante yun. Parang ganito po yan. Nung ako po ay nagkaroon ng injury sa tuhod, ang sabi ng doktor sa akin, huwag ka nang mag-basketball, mag-swimming ka na lang para lumakas ulit yung iyong tuhod. So ako naman, dahil tayo ay taga Mindoro, malapit sa dagat, tayo ay laging lumalangoy, kaya lang, hindi tamang paglangoy yung ating natutunan. Okay? So, akala ko ay marunong na ako lumangoy, kaya nag-rent ako ng swimming pool, no, at doon ako nang lumangoy. Kaso yung aking yung swimming pool na napuntahan ko ay sobrang lalim, 10 feet at 25 meters yung haba. So, sabi ko, paano kaya ako makakatawid dito? So, inalala ko lahat ng alam ko na paraan ng paglangoy at yun ang ginawa ko nga. Nag-start ako sa 4 feet papuntang 10 feet. So, talagang buong lakas ko ay ginamit ko at lahat ng alam ko. Kaya lang, pagdating ko sa gitna, pagod na ako. So, ako ay pumunta ulit sa tagiliran. Okay? Hindi ko alam na yung palang lifeguard ay pinapanood ako at pinipredict na niya kung hanggang saan lang ako tatagal. Kaya, nung pagod na ako, no, imagine, mga 3 beses lang ako nag-try, pagod na ako, hindi ko na kaya. Tinanong ko siya, sabi ko, meron bang nagtuturo dito ng swimming? Kasi palagay ko, hindi lalakas ang tuhod ko sa style ng paglangoy ko. Sabi niya, meron. Sino po? Ako, marunong ako. Sabi niya ganun. Nakita ko nga, mukhang hirap kang lumangoy. Sabi niya sa akin ganun. At inasahan ko na hanggang gitna ka lang. Sabi niya, tuturuan kita. Ano? Ituturo ko sa iyo yung proper na paraan ng paglangoy. At kung gusto mong mapalakas yung tuhod mo, ay ituturo ko yun sa iyo. Huwag kang mag-alala, no? Ituturo ko sa iyo kung paano mo mapapalakas yung iyong tuhod. At ganun nga ang nangyari, no? Nung ako ay nakinig sa kanya at sinunod ko yung kanyang tinuturo sa akin, lumakas yung tuhod ko at natuto akong lumangoy, no? Kahit gaano kalalim, no? Pabalik-balik, no? Kung yung unang kong langoy na ako lang ang yung alam ko lang ginawa ko ay mga 10 minutes lang. Pero nung natuto ako, nung tinuruan niya ako, ay tumagal ako ng mga 2 oras no, na pabalik-balik. At humaba yung nakaka 1 kilometer na ako ng paglangoy. No? Bakit nangyari sa akin? Bakit ako lumakas? Kasi nakinig ako doon sa coach. Ginawa ko kung ano yung mga instructions niya. So, lumakas ako. At ako yung nakapag-basketball ulit. Okay, ano po ang aking point? Mga kapatid, para tayo ay mapalakas ng Panginoon, kailangan mag-spend tayo ng time to meditate His words. Kasi nandun nga po yung instructions eh. Para natin malaman kung ano ang gagawin natin. No, pagka panahon na may pagsubok sa buhay po natin. Pagka ang sitwasyon natin ay parabang nakakatakot, no? And in fact, nakakatakot lang talaga ito dahil sa hindi natin alam ang ating gagawin. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you. So paano tayo mapapalakas ng Panginoon? Let's keep on studying God's Word. Again, ulitin ko po. Kaya po dapat lagi tayong nagka-quiet time. Lagi po nating pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Hindi lamang po para meron lang tayong magawa. No? Hindi lang dahil sa
tayo ay nakikigaya sa iba? Hindi po. Ang dahilan bakit tayo inuutusan ng Panginoon na pag-aralan, mag-spend ng time sa kanyang mga salita is for us to be strong, no? Saan? Sa mga pagsubok, no, na dumadaan sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung ikaw ay para bang nanghihina ng iyong faith, no, dahil sa dami ng problema na nakakasalamuha mo every day, mga kapatid, sa oras na ito, I encourage you, no, to spend time with God. You spend time in reading His Word, studying His Word, you spend time in praying. And I'll tell you, the Lord will strengthen us. But ang gusto ko ring paalala sa iyo, hindi ito instant na bigla kang lalakas. Like, halimbawa, mahina ka ngayon, magbasa ka lang ng Bible, bigla kang lalakas. Hindi po. It takes time. Kaya nga sabi doon, they that wait upon the Lord. No, sabi sa Isaiah chapter 40. No? So let's wait on God. Para ding charger yan. No? Pagka ikaw ay lobat, o pagka lobat ang iyong cellphone, di ba? Wala kang charger na pagkasalpak mong ganyan, biglang fully charged na yung ano, yung cellphone. It takes time. Although may mga mabilis, ma-fully charged, pero still, it takes time. Minsan, mga 30 minutes or 1 hour, yung iba ay 2 hours, 3 hours. It takes time. No? Pero, kung tayo ay magiging patient, ay magiging malakas tayo. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, let us wait on the Lord. No? Because He will strengthen us. Ang pangalawa na makikita natin dito, no, na pwede nating panghawakan na pangako ng Panginoon, no, ay hindi lamang He will strengthen us, but He will help us. I will help you. Okay, ang ibig sabihin daw po nung I will help you is I will participate in your battle, no? Hindi ka lang niya papanuudin. No? Hindi ka lang niya bibigyan ng lakas, tapos sige, bahala ka na. No, kayang-kaya mo na 'yan. Hindi po. No. Kung babasahin po natin ang mga labanan na nangyari sa Israel, no? Kung maalala niyo yung kay Joshua nung pinabagsak nila ang walls of Jericho, no? Ano ang ginawa ng mga Israelites? Sila ba yung nakipagpatayan? No? Sila ba yung nakipaglabanan? Hindi. Ano ang ginawa nila? Umiikot lang sila ng 7 times, no? And then nung ika-7th day ng kanilang pag-ikot, no? Umiikot sila ng 7 beses and then pinatunog lang nila yung trumpets nila and then biglang bumagsak yung walls of Jericho. Okay? Sa tingin niyo sino may gawa noon? Ang Panginoon, no? Kasi walang ibang puwersa ang pwedeng gumawa noon kundi ang Panginoon lang. At dun sa klase ng ginawa ng mga Israelites na yun, na pag-ikot, hindi yun kayang patumbahin ng ganun. Okay? Naalala nyo rin po si Gideon and his 300 men. Imagine, 300 people against 45,000. No? So, match ba yun? No? Talagang, ano, imposible ka talagang manalo dun. No? Kahit anong kwenta mo. No? But because God helped them. God participated in their battle. No, they won. Okay, at marami pa tayong makikita na pangyayari sa Biblia na no match, no, ang side ng Panginoon, pero because God is strong. God is the God of Israel, no. God is a powerful God, no. Nananalo sila. At mga kapatid, ngayong gabi, God will help us, no. Sa mga labanan na ating kinakaharap ngayon. Ito po, sa mga problema, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, God will help us. Ang ibig sabihin nun, God will participate in our battle. Hindi niya tayo papalakasin lang at papabayaan na, kundi sasamahan niya tayo. No? Papalakasin niya tayo para mapagtagumpayan natin. No? So, yun ang pangako niya. I will help you. No? So, let us rely on that promise. No? Let us rely on God's promise that He will strengthen us, He will help us, and then ang pangatlo, He will uphold us, no, with His righteous right hand.
Yung uphold doon ay aalalayan, no? Yung ibang translation ay itataas. Kasi ang taong takot, yun ay laging nakayuko, no? Parang lugmok, di ba? Pero ang sabi dito, ikaw daw ay itataas ng Panginoon, no? At ang isa pang kahulugan dito, yung pag-alalay ng kamay ng Panginoon dito ay kung halimbawang ikaw ay nadapa, ikaw ay nagkamali, okay? The Lord will restore you, no? Ibabalik ka niya. Hindi ka papabayaan ng Panginoon na, oh, binigay ko na sa iyo lahat ng tulong, pero nagkamali ka pa rin, eh, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun ng Panginoon. Ang sabi niya dito, I will uphold you. Itataas kita. Tutulungan kitang makabalik. Okay? Hindi kita papabayaan dyan. No? Hindi kita papabayaan mapahamak na. Magtuloy-tuloy ng mapahamak. No? Itataas kita ulit. Kaya nga sabi sa Psalm chapter 23, verse 2, He restores my soul. No? Ang Panginoon, He will always restore us. Pagka tayo ay nagkakamali, pagka tayo nagkakasala, pagka tayo ay lumalayo sa Panginoon, no? He will bring us back, He will restore us, He will strengthen us again. Okay? And then bakit ang sabi dito ay righteous right hand? Okay? So generally ang mga tao ay ang malakas ay yung right hand, no? Bihira yung kaliwete sa atin. Then, ang ibig sabihin ng kaliwete, mas malakas ang kaliwa kaysa kanan. Pero madalas ay tayo ay malakas yung ating kanan. At ang maganda dito, righteous right hand. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pagka tinulungan ka, pagka itinaas ka ng Panginoon, inalalayan ka ng Panginoon ng kanyang righteous right hand, ng kanyang makatwiran na kanan kamay. Ibig sabihin, dadalhin ka lagi nung kanyang kamay sa tama. Gaya na sabi ko kanina, pagka ikaw ay bumagsak, pagka ikaw ay nagkamali, pagka ikaw ay naligaw ng landas, yung kanan kamay ng Panginoon na matuwid ay lagi kanyang dadalhin doon sa tama. Hindi kanya hahayaan or hindi kanya itutulak, no, na patuloy na magkamali. Okay? Kundi ihilahin kanya, kukuhanin kanya, aabutin kanya nung kanyang kanan, no, yung makatwirang kanang kamay niya at dadalhin ka dun sa tama. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung may kakilala tayo na para bang mga lumayo na sa Panginoon, no, kung may kilala tayong mga kapatiran na parang nasa kalagitnaan ng kasalanan, kung sila'y tunay na tumanggap sa Panginoon, aabutin sila ng Panginoon, itatamaan ng Panginoon ang kanilang buhay. Marahil, marami sa atin ang naka-experience na yun. Ako personally, ay inabot na ako ng Panginoon, no? Ng kanyang kanakamay at itinama niya ulit ang aking buhay. Lalo na sa mga panahon na ako'y nagdududa, parang gusto ko na mag-quit, no? Sa aking paglilingkod sa Panginoon, no, time and time again, ako ay kinuha ng Panginoon, no, at ako ay ibinalik niya sa tamang daan na dapat kong lakaran. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay, manatili sa takot, no? Ayon nga sa 1 Timothy o 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Okay? Ang sabi pa niya, kung babalikan natin 'yon, no, yung talatang 'yon, ano, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi dito, "For God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of self-discipline." So, yun ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi takot, hindi pagkahiya, kundi kalakasan, kapangyarihan, no, disiplina. Okay? At kung inyong babasahin yung sinabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 6, sabi niya, "Be courageous, no? Don't be afraid. I am with you." Okay? Ang sabi sa 1 Corinthians 16:13,
be courageous, no? Don't be afraid. And then ganun din sa 2 Chronicles chapter 28 verse 20, ang sabi ni Haring David kay Haring Solomon, be courageous. Okay? Maging matapang ka, maging malakas ang loob mo, no? Sapagkat ang Panginoon ay nasa atin. At mga kapatid, we will only overcome our fears, no? We will only be courageous if, no? If we recognize God's presence, if we remember His power, and if we rely on His promises. Tayo pa'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala sa amin ngayong gabi. Panginoon, tulungan mo kami na sa panahon na kami, Panginoon, ay nakakaranas ng pagkatakot at parabang nadi-discourage kami, nanghihina kami, tulungan mo kaming maalaala ang tatlong bagay na ito, tatlong paraan na ito para ma-overcome namin. Help us to always recognize your presence, remember your power, and rely on your promises, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan na kami inyong papalakasin, kami inyong tutulungan, at kami inyong aalalayan, Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok. Dalangin ko po sa na-experience namin sa buhay namin ngayon, ngayong taong ito, nawa, Panginoon, ay sa pamamagitan ng biyaya mo, ay malampasan namin ang taong ito na nagtatapat pa rin, Panginoon, sa inyo, at tulungan mo kami na harapin ang 2021 na may matatag, may matibay na pananampalataya sa inyo, at patuloy po na may lakas ng loob na harapin kung ano man ang mga challenges na nag-aabang sa amin sa 2021. Salamat po sa gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy po tayong mag-ingat. Magandang gabi po.